Magandang hapon po sa inyo lahat. Annyeonghaseyo, everyone. Walang translate. Sa hapon po, pagkatapos na tanghalian, sobrang antong na antok. Diba? Tapos ngayon, sobrang init. Kaya talagang magandang panahon para tulog. Kaya talagang I'm really worried ang itong oras na itong session po sa our last session. Kaya kailangan po talagang sa makinig po maputi ang itong oras ng sermon. Okay, before we start, let's pray together. Nasa langit, banal ng aming Diyos, maraming salamat po ang itong oras. Sa pamamagitan ng sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya, kami ay po nakaroon ng sa salvation. Tapos ngayon po sa nakatipon-tipon ito sa bilang Young Adult Group Retreat. Salamat po sa inyong dakilang biyaya para sa atin. Mula kagabi hanggang ngayon, nakinig po sa inyong salita. Marami na po talagang sa nakaharal tungkol sa inyong mensahe. Kahit ngayon oras po, mag-aaral natin po ngayon sa tungkol sa Daniel. Kaya Diyos, pakitulungan niyo po sa itong oras para maunawaan sa inyong mensahe. Pakibigyan mo po sa inyong karunungan o kalakasan para pagpapang-aral sa inyong salita. Tapos, bigyan mo po sa inyong karunungan sa lahat ng mga ito, mga brother and sister, para maunawaan sa inyong salita. Ngayon po, nagsimula po sa itong oras, hanggang wakas, umaasa sa inyo. Itinatalang itong pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's open the Bible, Daniel. Okay, Daniel chapter 1. Daniel chapter 1, mula 1, mula verse 1 hanggang verse 6. Daniel chapter 1, mula verse 1 hanggang verse 6. Okay, basahin po natin sabay-sabay ito. 3, 2, 1. Nang ikatulong taon na paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinukop iyon. At ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Juda sa kanyang kamay, kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. Ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Shinar sa bahay ng kanyang Diyos. At inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. Verse 3, at iniutos ng hari si Aspenas na pinuno ng kanyang mga yunuko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga mahalika. Mga kabataan, walang kapintasan, makikisik at biyasa sa lahat ng sangay na karunungan. May taglay na kaalaman at pangunawa, ang may kakayahan maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Ang hari ay natakta sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alang na iniinom ng hari. Sila ituturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahon iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias mula sa lipi ni Juda. Ako po, ang pangalan ko po sa Sangnok Lee,
Naligtas na po sa 1990, August 2. Noong habang ako 12 years old, naligtas na ako dati sa elementary grade 6. Kaya mula elementary grade 6 and then even high school grade 1, mo kahit mo grade na sa high school, tapos sa college, tapos sa youth group, hanggang ngayon po, sa talagang salamat po sa Diyos, sa nananatili sa Diyos. Pero dahil ako din po sa 12 years na, naligtas na ko, 12 years na noong oras. Kaya pagkatapos ng ligtas, may experience na po mas marami ng kasalanan. Hanggang 12 years, bata pa. Kaya hindi ko po alam, walang experience tungkol sa mga ibang-ibang mga kasalanan. Kaya pagkatapos ng ligtas, mas marami ng beses nakasala. Kaya mas marami ng experience tungkol sa ibang-ibang mga bagong kasalanan o malaking kasalanan. Kaya kahit ako meron na po ganitong sa experience ng ganitong kasalanan, talagang mabigat na puso. Sobrang guilty sa harapan ng Diyos. Kaya maraming beses also, may duda tungkol sa kaligtasan. Ikaw ba talagang ligtas na? Bakit ganitong marami ng kasalanan? Bakit ganitong malaking kasalanan? By myself, talagang may tanong ko sa aking sarili. Kung ikaw na talagang ligtas ba o hindi. Pero, kung mag-aaral ng Biblia ulit, kung naka-join na po sa Bible seminar ulit, o nga, talagang naniniwala ko may buhay ng Diyos. Ang itong Biblia talagang totoo na. Sa harapan ng Diyos, ako talagang isang miserable makasalanan. Pero, sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo, sa aming lahan ng, sa aking lahan ng kasalanan, talagang tinubos na. Walang hanggang katubusan. Kaya, kung naka-join na Bible seminar, o nga, talagang siguradong sa aking kaligtasan. Walang duda. Pero pagkatapos ng Bible seminar, kung talagang may marami ng maling gawa, kung gano'n, o may duda uli, parang ganito po. Kahit talagang kompleto sa aming kaligtasan, ang problema, hindi pa kompleto sa aming Christian buhay. Kaya, minsan, talagang maganda Christian buhay, tapos mas maraming beses, baba na baba. Parang ganito. Marami ng cycle, parang ganito po. Pero, dati, parang 16 years old, 12 years na nilitas na, tapos 16 years old, ako di po naka-join po sa New Year's Retreat in Korea. New Year's Retreat in Korea. Parang ako, parang senior high school, grade 11 at the time. I joined the New Year's Retreat, and then we got the fellowship together with our one-year-older brothers. Kaya grade 12 brothers, and then grade 11, my brothers. We got the fellowship. Pero that time, ang mga old brothers, they give the testimony. They give the testimony first, pero habang ako nakinig po ganitong testimony, I'm really shocked. Bakit? Ang kanilang testimony talagang honest. Talagang ganitong testimony talagang nahihiya. Before, kahit ako ligtas na and I joined the church every Saturday, Sunday, kahit sa high school fellowship, minsan, kanina the Pastor Kim said, diba, kung may fellowship, silent, skip, parang ganito. Maraming beses po, ako din parang ganito. Kung medyo good Christian buhay, that time I give the testimony. Pero kung talagang pangit na Christian buhay, timing na lang. Ayoko na give the testimony. Pero to older brothers, they give really honest testimony. Talagang nahiya. Ang kanilang personal Christian buhay, talagang nahiya. Pero they give the true testimony. That time, naunawaan ko, nga, ito na talagang totoong fellowship na.
Parang si Yesu Kristo sinabi niya, wash each other's feet. Hugasan mo sa bawat isa-isa mga pa. Sa pamamagitan ng ganitong fellowship, yes, we can wash our dirty feet. Parang our maduming sa buhay araw-araw. From that time is my turning point, my Christian life. Kahit ligtas na 12 years old, pero 13, 14, 15, hanggang 16, hindi ko po alam, kahit ligtas na, pero hindi ko po alam ano ang totoong Christian buhay. Parang religious life na lang. Every Saturday, Sunday, go to church. Bakit? Because my mother pushed me. And my brother and sister also, they pushed me. Go to church. Walang willing mind na talaga. Pero when I joined the New Year's retreat one time, that time I really realized that. That is the true fellowship. This our young adult group retreat, I really hope that some of our brothers and sisters, you will realize, this is the really true fellowship. We need this one. Para talagang turning point our Christian life. Do you really satisfied your Christian life, araw-araw? Really satisfied that your Christian life, your personal Christian life? No. We know that. Sa aming personal Christian buhay, araw-araw, talagang pangit. Sa harapan ng Diyos, talagang pangit. Diba? Sa halim ng kalugtan ng pangalan ng Diyos, syempre, marami ng shameful sa aming buhay na. Kaya sa pamamagitan ng ganitong Young Adult Group Retreat, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng fellowship, we have to turn our Christian life. Kahit this year, pagkatapos ng New Year's Retreat o pagkatapos ng Summer Retreat, yes, we decided that I will really follow God. Talagang gusto ko na maputing Christian buhay na lang araw-araw. Talagang malayo, marami ng kasalanan. Pero suddenly, just one day, malapit na ang mga kasalanan. Talagang nahulog mga kasalanan. Kaya ngayon, walang lakas. Talagang mahina Christian buhay. Talagang mahina pananampalataya. Hindi ko pa alam, mula ito mga ilang brother and sister, already 1 month, hindi na papunta sa church. O 2 months, hindi na papunta sa church. Pero, this time is the really good timing para turning, para recover our Christian life. Especially, kagabi, tungkol sa Joseph, kaninang umaga, tungkol sa David. Marami lang talagang we learn, marami lang magandang aral. Kaya ditong oras po sa pamamagitan ng Daniel, talagang kailangan po turning point our Christian life para magiging talagang maputing Kristiyano, para kalugtan ang pangalan ng Diyos. Ito, Daniel chapter 1. Daniel chapter 1 verse 1. Sinabi niya, nang ikatulong taon ng paghahari ni Jehoiakim, na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinukop iyon. Ibig sabihin po, parang ganito po. Sa Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia atake ng Juda. North Israel already nawasang na. Pero South Judea, nakita po sa North Israel, sa pamamagitan ng Assyria, wasang na talaga. Pero South Judea ang mga hari, walang change ang kanilang buhay. Laging sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, ito Daniel chapter 1 verse 1, sinabi niya ng ikatulong taon na paghahari ni Jehoiakim, na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinukop iyon. Kaya kahit haring Jehoiakim, syempre sa Jerusalem, tapos kahit templo,
tapos mga buong mga Israel peoples sa South Judea talagang wasa. Verse 2, at ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Juda sa kanyang kamay. Kabilang ang ilan sa mga kagamitan ng bahay ng Diyos. Ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Shinar sa bahay ng kanyang Diyos at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. Kaya, marami na po sa tao ng South Judea magiging alipin sa Babylonia. At the time, kaya marami na sa people, parang ganito mga Israelita papunta sa bansang Babylonia bilang alipin po. That time si Daniel tapos Hananiah, Mishael, Azariah parang ganitong tao din bilang alipin papunta sa Babylonia. Tapos may isang utos na po. Inutusan ng hari, Daniel chapter 1 verse 4, pasahin po natin sabay-sabay. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Verse 5, ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na ininom ng hari. Si Daniel bilang alipin, siya na po nasa Babylonia. Tapos, mula sa hari ng Babylonia ni Nebuchadnezzar, may isang utos. Dapat mag-aaral ng tungkol sa Kaldeo o mag-aaral ng wika ng Kaldeo. Tapos, meron na po isa pa. Araw-araw ng bahagi mula sa pagkain ng kinakain at alang na iniinom ng hari. Una po, parang mag-aaral tungkol sa Kaldeo. Ikalawa, tungkol sa pagkain o alak. Ito na po sa dalawang utos mula sa Haring Nebuchadnezzar. Pero si Daniel, siya na po talagang sa... He decided he will reject sa pagkain ng hari. Kaya tingnan niyo ito, verse 8. Ngunit, ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alang man na kanyang ininom. Kaya may utos na po sa mula sa Haring Nebuchadnezzar. Pero si Daniel, he decided. Ayaw nila kumain ng ganitong sa pagkain po. Kahit sa aming Christian buhay, ito sa Daniel, tapos ang tatlong kaibigan, para sa kanila, may ito sa temptation, tungkol sa pagkain, tapos sa alak. Pero sa aming buhay also, araw-araw marami ng mga tukso. Mula sa samundong ito, o mula sa Satanas, o mula sa aming katawan. That time, parang si Daniel also kailangan din po, ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng ganitong mga bagay. Kami din po also kailangan din. Dapat kailangan po sa resolution o decision, kami din hindi natin durungisan ang sarili sa pamamagitan ng ganitong mga worldly things o ganitong mga desire ng sa katawan. Kaya itong oras din po also, in our case, kailangan po resolution of our faith. Ayon po sa aming pananampalataya, kailangan po talagang decision, mula ngayon, we will live only for God's glory. Hindi po curse ang bagay ng sa mundong ito o hindi po curse sa aming sarili. In Daniel, aklat ng Daniel, mula chapter 1 hanggang chapter 12, kung nakabasa ng Biblia itong Daniel, meron na po sa tatlong sa mga biggest event. Ang una, si Daniel, siya na po naging
알리핀. So Babylonia. At that time, see Daniel only 16 years or 17 years na po. Si Daniel, parang katulad na sa inyong edad na po. 16 or 17 years old. Siya na po bilang alipin papunta sa Babylonia. Tapos, may isang temptation tungkol sa pagkain o alak. Pero, tungkol sa pagkain o alak, ano ang problema sa pagkain o alak? Pwede na, ayon po sa Biblia, kahit anumang pagkain pwede na kumakain. Dahil ito na mula sa Diyos. Pero, noong oras na ito, panahon ni Daniel, ang hari, si Babylonia, meron na po isang malaking Diyos-Diyosan. Ang pangalan ng itong Diyos-Diyosan, Marduk. Marduk. Pangalan ng sa Diyos-Diyosan sa Babylonia, Marduk. Kanina, kung kita nyo parang ganito, ito na po sa templo ng parang Marduk. Parang templo ng sa Diyos-Diyosan. Kaya ang hari, araw-araw, umaga, tanghalian o hapunan, araw-araw sumasamba sa ito, Diyos-Diyosan ng Marduk. Sa pamamagitan ng pagkain o alak. Pagkatapos ng sa worship ito, yes, they share lahat ng mga pagkain alak para sa ibang tao. Kaya, itong versikulo, ang hari nagtakda sa kanila araw-araw ng bahagi mula sa pagkain o kinakain at alak at ininom ng hari. Ibig sabihin ito na, ang pagkain ito mula sa Diyos-Diyosan. Ang alak ito din mula sa Diyos-Diyosan. Kaya si Daniel, Hananiah, at Mishael, Azarias, alam nila po, ito mula sa Diyos-Diyosan. Kung kumakain na ito, siyempre ang kanilang pananampalataya magiging madumi. Kanina, si Daniel sinabi niya ito, verse 8, sa ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng ito. Hindi niya durungisan ang sarili. Hindi niya durungisan ang kanilang sariling pananampalataya. Hindi katawan. Ang kanilang pananampalataya magiging madumi na. Kaya si Daniel, tapos ang kanyang sa tatlong kaibigan, they decided that, I will not eat this one. Sa halip, syempre, ang pagkain ng mula sa hari, ibig sabihin sobrang masarap. Diba? Alam mo ba ano ang pagkain ng Duterte? Ano ang alam ng Duterte? Parang sa amin ganito ba? Kanina sa tanghalian? Parang ganitong simple? Hindi. Ang sarap, di ba? Marami ng karne. Talagang masarap ng alak, parang ganito. Kaya, kay Daniel tapos ang kanyang tatlong kaibigan din, hindi lamang po itong apan ng mga bata. Meron na po sa marami ng ibang-ibang mga alipin. Kay South Sudia o ibang-ibang mga bansa. Kaya, ang marami ng ibang bata, tanggap nila itong ganitong mga pagkain. Pero si Daniel, tatlong kaibigan, ayaw nila dahil sa ang kanilang pananampalataya po. Kaya, sa 16 years old, ang ito na po sa unang test, unang sa training, mula sa Diyos training, tungkol sa ang kanilang pananampalataya. Tapos, Daniel chapter 3, meron na po sa isa pang sa biggest event. Si Haring Nebuchadnezzar, ayon po sa kanilang panaginip, gumawa niya sa malaking lebulto. Gumawa niya sa malaking lebulto. Parang ganito po. Ang isang araw si Nebuchadnezzar, siya na po sa may isang panaginip, sa dream. Ayon po sa kanyang panaginip, he made this one, malaking lebulto. Mula ulo hanggang pa, ginto na lahat. Tapos may utos niya, lahat ng mga tao dapat yumuko itong Diyos-Diyosan. Itong isang lebulto. Pero that time, Hananiah, Mishael, Azarias, sa kaibigan ni Daniel, sila na lang ayaw nila yumuko itong lebulto.
Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya po. Tapos, Daniel chapter 6, meron na po sa isa pang sa testing ito. Isang hari na, isa pang hari, haring Dario, siya na po sa may utos, lahat ng tao mula ngayon 30 days, lahat ng tao mula sa ngayon 30 days, dapat mananalangin sa kay hari na lang, hindi ibang Diyos. Pero si Daniel, katulad na sa dati, parang ganito, laging pananalangin sa Diyos. Kaya may isang utos na, bawal pananalangin kay Diyos. Pero si Daniel, yes, he went to his room and then opened his window. Tapos, tungo sa Jerusalem, nananalangin po. Tatlong beses, isang araw. Dahil sa itong sa pananalangin, kaya si Daniel, pumasok na ito sa ngungim ng leon. Parang dapat mamamatay. Pero sa pamamagitan ng sa tulong ng Diyos, buhay na. Pero, at the time, si Daniel, at the time, ang kanyang edad na parang 70 plus na po. 70 plus. Tapos, kanina ito sa Hananiah, Misael, Azariah, sa yumuko ng sa level to ito, at the time, parang 35 plus na po. Ibig sabihin po, ang unang testing ito, 16 years old. Tapos, ikalawa, ayon po sa Daniel, chapter 3, parang 35 years old. Tapos, ang huli, sa ngungim ng leon ito, sa parang 70 plus na po. Meron na po sa ganitong sa ibang-ibang mga testing mula sa Diyos. Ibig sabihin po, sa aming case also, parehas na po. Kung kayo na mga bata kabataan, kung gano'n may temptation, parang ganito. Kung edad na already 25, kung gano'n, meron na po temptation, ayon po sa inyong edad. Kung mas matanda, meron na po. Pero we know that God allowed ang unang temptation tungkol sa pagkain. Hindi tungkol sa ngungim ng leon. Ang unang temptation, kung unang tukso, kung unang sa trial, parang sa ngungim ng leon, kung gano'n si Daniel also, hindi pwede sa lampasan. Hindi pwede na. Pero ang una po, medyo maliin ng temptation po. Look at the unang Corinto chapter 10. Unang Corinto chapter 10, verse 13. Unang Corinto chapter 10, verse 13. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapad ang Diyos na hindi niya ipahihin tulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan sa pag-iwas upang ito inyong makayang tinisin. Kahit ang itong versikulo in-explain po, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. God allowed us, God givers mga tukso o trials, ayon po sa aming pananampalataya po. Minsan, ang isip natin po, ang mabigat na, araw-araw, mabigat ng mga tukso, mabigat na talagang malaking ganitong mga trials. Pero, ayon po sa aming edad, ayon po sa aming pananampalataya, ibinigay ng Diyos ang ganitong mga trials. Let's look at the Song of Song, chapter 1, verse 8. Song of Song, chapter 1, verse 8. Chapter 1, verse 8. Kung hindi mo nalalaman o ikaw na pinakamaganda sa mga babae,
sumunod ka sa mga landas ng kawan at ipastol mo ang mga anang ng kambing sa tabi ng mga tolda ng mga pastol. Kaya dito ang versikulo ini-explain po, sumunod ka sa mga landas ng kawan. Sumunod ka sa landas ng kawan. Ibig sabihin ito, hindi mabigat. Magaan po magaan. Just sumunod ka sa mga landas ng kawan. Tapos, ipastol mo ang mga anang ng gambing sa tabi ng mga tulda ng mga pastol. Kay kahapon, tapos kaninang umaga, nakita mo ba sa mga gambing? Nakita mo ba gambing doon? Gambing. Baby gambing. Diba? Baby gambing, laging sumunod ng nanay niya. Diba? O baby gambing, laging sumunod po sa nanay gambing na lang. Bakit? Mahina niya, mahina. Diba? Kung siya lang isa, delikado. Kaya laging sumunod niya ang nanay ng gambing. Parehas po, ang itong versikulo also in-explain po sa gitna, at ipastol mo ang mga anang ng gambing sa tabi ng mga tolda ng mga pastor. Kami, young adult group, parang sa anang ng gambing. Hanggang ngayon, bata pa po, bata pa. Diba? Kaya kailangan po laging nananatili sa church, tapos makinig po maputi sa salita ng Diyos. Let's go back. Daniel chapter 1, verse 8 ulit. Daniel chapter 1, verse 8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkaimula sa haryo ng alangman na kanyang ininom. Ang itong versikulo sinabi niya, ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan. Ibig sabihin po, ito, resolution of faith. Si Daniel po, ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng mga ganito. Ipinasya, ibig sabihin, meron na po siya na isang decision. Diba? Isang decision ang kanyang sarili. Kami din po also, araw-araw also, kailangan po sa our decision para sa ibang-ibang mga bagay. Para tamang decision, para talagang tamang decision, kailangan din po ano ang talagang sa tamang kalooban ng Diyos. Sa aming araw-araw ng buhay, di ba? Araw-araw marami ng maling gawa. Bakit? Dahil sa maling decision. Bakit po maling decision? Bakit? Dahil sumunod po sa aming, sa aking sariling decision. Ibig sabihin, sa inyong sariling kalooban. Meron na po, when you look at the Jesus Christ, we know that, sa aming Panginoon Jesucristo, bago nang siya namatay, nasa Getsemane, he prayed to God. Siya na po talagang sa nananalangin sa Diyos. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Gayon may hindi ang gayo ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ibig sabihin po, may kalooban ng Diyos, tapos may kalooban sa inyong sarili. Diba? May dalawang kalooban po. Sa aming araw-araw buhay, may marami ng maling gawa. Bakit? Kung sumunod ka, kalooban ng Diyos, siyempre dapat magandang resulta. Diba? Pero, dahil sumunod ka sa inyong sariling kalooban, kaya maling gawa, maling resulta. Kay sa aming Jesucristo, siya din po talagang ganitong nananalangin sa Diyos. Look at Lucas chapter 22. Lucas chapter 22. Verse 42.
Luke chapter 22 verse 42. 바사인분 아틴 사바이 사바이 3 2 1. 아마 공이빙모 일라요모 사틴 앙 꼬빵이 또 가유마이 후아강 칼로방코 앙 망야리 군디 사 앙사 인요. 일라요모사 아키는 앙코팡 이토 이토 포사 칼로 예수 그리스도 앙칸냥 피지컬리 디바 피지컬리 빵인원 예수 그리스도 시아딘 구스톤냐 파랑가니 또 일라요모사 아키는 앙코팡 이토 코팡 이토 이빅사빈 까마타야 나사 크로스 디바 페로 The Jesus Christ even his the flesh desire 일라요모사 아키는 앙코팡 이토 가유마이 후아강 갈로방코 앙망야리 꾼디 앙사 인요 이빅사빈 다팟 갈로반 낭 아망 시오스 이빅사빈 뽀 가이티 데니엘 시 데니엘 바키시아나 포사마이 이상 디시션 아야오냐 사 가까인 낭 가니통 파카인 바킷 이토딘 포사 갈로반 낭 조스 Ang kalooban ng ibang tao, siyempre, masarap na pagkain ito. Kahit ito sa mula sa Diyos-Diyosan, okay naman. Halimbawa, in Philippines, dinuguan. Diba? Dinuguan. Sino ang masarap, diba? Dapat ikaw na talagang favorite food, dinuguan. Diba? Parang ganitong may pagkain, di ba? Sa inyong kalooban, who is my favorite masarap na dinuguan? In Korea also, meron na ganito, sundae. Parang ganito, parehas na parang sa dinuguan. Dahil sa may dugo, di ba? May dugo na doon. Pero ayon po sa Gawa, chapter 15, kaya sa mga Leviticus, di ba? Ang dugo siyang may buhay, di ba? Kaya, ayon po sa Biblia, bawal na talagang bawal. Mas maganda hindi kakain ng ganitong sa pagkain. Pero sa inyong ang katawan, gusto na, di ba? Masarap na ito, parang ganito. Pero ang kalooban ng Diyos, ayon po sa Biblia, dapat malayo. Kaya una po, dapat kailangan po malaman ano ang kalooban ng Diyos. Kung hindi mo alam sa kalooban ng Diyos kung gano'n, siyempre marami nang laging sumunod sa inyong sariling kalooban. Ayon po sa inyong sariling paningin, dapat sumunod ka. Parang ganito po, look at the Judges. Pakibuksan nyo sa inyong Biblia, Hukom chapter 21. Hukom Chapter 21 Verse 25 Judges chapter 21 verse 25 Okay, basahin po natin sabay-sabay verse 25 3 2 1 Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwi sa kanyang sariling paningin. Nang mga araw na iyon, dahil sa walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwi sa kanyang sariling paningin. Ang itong oras na, malayo na po talagang salita ng Diyos mula sa mga tao. Kaya, ayon po sa ang kanilang sariling paningin, ayon po sa ang kanilang sariling isip, parang ganito po. Ginawa nila. Kaya kailangan po talagang malaman ano ang totoong kalooban ng Diyos. Pero ano ang kalooban ng Diyos? Alam mo ba? Para sa lahat ng tao. Ano ang kalooban ng Diyos? Para sa lahat ng tao. Ang Diyos ay nangnanais, lahat ng tao ay maliligtas at makaroon ng pagkakilala ng katotohanan. Ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao maliligtas. Kay John chapter 6 verse 40 sinabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ng bawat
nakakakita ang anak at sa kanya'y sumasampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama, ibig sabihin, sa pamamagitan ng Jesucristo, lahat ng tao po makaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya in our case, ito sa lahat ng mga ligtas ng young adult group member, no, tapos na ang kalooban ng Diyos, ang unang kalooban ng Diyos. Tapos, ano ang kalooban ng Diyos para ligtas ng tao? Ang unang kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao kay hindi pa ligtas, dapat makaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ganon, second, para sa ligtas na tao, para born again Christian, ano ang kalooban ng Diyos? Look at 1 Thessalonica chapter 4. Let's open the Bible. 1 Thessalonica chapter 4. Kung meron kayo sa inyong Biblia, pakibuksan nyo sa inyong sariling Biblia. Okay? Kahit meron na po sa screen sa mga Bible verse, pero pakibuksan nyo po sa inyong sariling Biblia. 1 Thessalonica chapter 4, verse 3 first, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapit. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin, para sa ligtas na tao, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Verse 7, 3 to 1, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Hindi tayo tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kayo ligtas, naligtas para para karumihan. Si Daniel, kanina sinabi niya, ayaw niya durungisan, di ba? Ayaw niya durungisan sa pamamagitan ng pagkain o alang mula sa Diyos-Diyosan. Kaya decide you that. Huh? He will not eat parang ganitong mga maduming pagkain. Kung gano'n po, kanina, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Dapat kalooban ng Diyos. Kung gano'n, number third, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Si Daniel po, di ba? Siya na po sa 16 years na. Tapos siya na po sa bilang alipin, napunta sa Babylonia. Hindi Judea. Nasa Babylonia, di ba? Pero he decided that ayaw niya kumain ng bawal ng pagkain parang ganito. Paano niya nalaman ganitong kalooban ng Diyos? Paano po? Alam mo ba, sa Judah, Israel, especially Hari, kung sa Hari o family ni Hari, meron na po talagang sa mga tao talagang malapit. Sino ba sila? Punong pari, priest, di ba? In Israel, dahil sa talagang sa sumamba sa Diyos, kaya ang hari, laging malapit, punong pari. Halimbawa, si David, Haring David, talagang malapit, sino? Si Samuel, Prophet Samuel. Kaya prophet o mga pari talagang laging malapit na po. Malapit. Halimbawa, tingnan mo ito sa ikalawang hari chapter 11. Ikalawang hari, chapter 11, verse 21. Ikalawang hari, chapter 11, verse 21. Si Jehoas ay 7 taon nang siya'y nagsimulang maghari. Meron na po isang bata ang pangalan niya, Jehoas. Siya na, ilang taon? 7 years. Pero,
시간 앞에 시물라낭 막 하리. Verse 1, chapter 12, verse 1 and 2. 낭 이카피통 따온 니 제후 낙 시물랑 막 하리 시 제와스. 아시아이 낙 하리 살롬 낭 아빠 나풍 따오 사 헤루살렘. 앙 빵알란 낭 깐냥이나 아이 시비아 나 따가 베르세바. Verse 2. 구마와 시 제와스 낭 마뚜이 사망아 마따 낭 빵이논 살라한 낭 깐냥하라오 사파깟 티누루와 시아니 제오이다 나 파리. Kait haring jewas bata na 7 years old na pero versus nabi niya gumawa si jewas ng matuwis sa mga mata ng Panginoon sa lahat ng kanyang araw. Bakit? Paano? Paano po? Paano? Dahil meron na po ito sapagkat tinuruan siya ni Jehoida na pari. Meron na po isang pari, Jehoida. Siya na po lagi hi-teaching sa jewas, ang haring jewas ito. Mula bata pa. Kaya 40 years. Kaya 40 years, siya na po talagang magiging maputing hari. Pero tingnan mo, sa chapter 24, ikalawang hari, Kronika. Ikalawang Kronika, chapter 24. Ikalawang Kronika, chapter 24, verse 2. Ikalawang Kronika chapter 24 verse 2. Ito na po sa same story na po ito kanina. Kumawa si Joas, parang parehas na po sa pangalan Joas o Jewas, na matuwi sa paningin ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng paring si Jehoida. Tapos verse 17. Verse 17, tapos 18, pagkamatay ni Jehoida, dumating ang mga pinuno ng Juda na nakpigay galang sa hari at nakinig sa kanilang hari. Kanilang pinabayan ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno at nalingkos sa mga sakladong poste at sa mga Diyos-Diyosan. At ang pod ay dumating si Juda at Jerusalem dahil sa pagkakasala nilang ito. Kahit haring Jewas, dahil siya na po meron na po sa paring Jehoida na sa kanyang tabi, laging kasama. Dahil may turuan ito mula sa punong pari, kaya laging alam niya ano ang kaluban ng Diyos. Kaya mga 40 years, laging maputing pari na. Pero ang problema, verse 17 sinabi niya, pagkamatay ni Jehoida. Pagkamatay ni Jehoida, mula itong oras, si Joas sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Minsan, syempre, nasa church, also importante mga brother and sister. Diba? Parang in the church, my best friend na. Oh, maganda na also, is okay naman. Pero, minsan, dahil sa kanya, papunta sa church. Hindi dahil sa Diyos. Hindi dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa kanya, gusto ko na papunta sa church. Haring Joas kanina, di ba? Haring Joas, 40 years, mga 40 years, mula 7 years hanggang 40 years, dahil sa Jehoida, kaya talagang sumunod sa salita ng Diyos. Ang problema, dahil sa walang Jehoida, anong nangyari ba? Sumasamba sa mga Diyos, Diyosan. In the church also, talagang sa center, talagang center of sa inyong Christian buhay, dapat magiging salita ng Diyos. Hindi ibang tao. Look at the Philippos chapter 2. Philippos, bagong tipan Philippos chapter 2, verse 12.
Philippos chapter 2 verse 12. Okay, basahin po natin sabay-sabay 3 to 1. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higing ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sarili kaligtasan na may takot at paniningi. Si Daniel, ang kanyang edad also 16 years old. Diba? Pero may decision niya. Si Daniel, dati, nasa Juda, bago nang maging alipin, nasa Juda, siyempre, si Daniel also family ng hari. Parang royal family. Ibig sabihin, nasa tabi niya, laging may pari. Diba? Kaya mula sa pari, laging may turuan no, sa kay Genesis, Exodus, Levitico, Torah sa Moses, the five aklat. Tapos, si Daniel also, nakpasa niya sa aklat ng Jeremia. Parang ganito po. Nasa Juda, laging malapit ang salita ng Diyos. Pero nasa Babylonia, walang pari. Diba? Siya lang. Pero, kahit siya na 16 years, bata pa. Pero may totoong personal relationship with God. Diba? Kahit walang pari. Pero si Daniel, talagang sumunod salita ng Diyos. Kanina si Joas, may pari Jehoida. Ang problema, namatay ng Jehoida. Kaya siya na po sa malayo mula sa Diyos. Kahit sa aming church, di ba? Minsan, dahil sa may isang pastor na sa inyong church, di ba? Kaya, laging papunta sa church. Kung walang pastor, ayaw mo? Dahil sa pastor, kaya papunta sa church? Hindi. Sa aming Christian buhay po, dapat, the center of sa aming Christian buhay, dapat salita ng Diyos. Si Jesus Kristo, isang araw, may tinanong kay mga alagad, ibig din ba ninyo umalis? Juan chapter 6 na, story ng Juan chapter 6. Anong nangyari ba Juan chapter 6? Sa pamamagitan ng limang tinapay, dalawang ista, Jesus Christ, He gave the marami ng pagkain. Parang 5,000 lalaki. Pagkatapos ng marami ng pagkain, si Jesus Kristo pagtuturo ng salita ng Diyos tungkol sa mensahe ng salita ng Diyos. Pero that time ang mga tao, ang sinabi niya, mahiram na naunawa ang ganitong salita ng Diyos. Mas maganda kanina pagkain na lang. Kaya marami ng tao umalis. Kaya si Jesus may tanong, ibig din ba ninyo umalis? Look at the John chapter 6. John chapter 6. Verse 67, 68. John chapter 6, 67, 68. Kaya sinabi ni Jesus sa labing dalawa, ibig din ba ninyo umalis? Basahin po natin sabay-sabay. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Si Simon Pedro, alam niya, di ba? Si Jesus Kristo, siya lang talagang tunay ng salita ng Diyos para buhay na walang hanggan. Yes, alam natin po, di ba? Kay John chapter 1 verse 1 sinabi niya, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Di ba? Si Jesus Kristo, siya din talagang salita ng Diyos. Jesus, siya na po sa ulo ng katawan. Ang itong katawan ay church. Di ba? Church na po, church. Kaya nasa church, sa pamamagitan ng church, God suffered lahat ng mga salita ng Diyos para sa aming Christian buhay. Ibig sabihin po,
Napakailangan po nananatili sa church. Kung magiging malayo, parehas na po magiging malayo mula sa salita ng Diyos. Ang isang isip po, ang isang decision mo, dapat ako talagang nananatili sa church. Tapos, isa pa, ang isa pang decision mo, ikalawang decision mo, sa aming Christian buhay, dapat I will focus salita ng Diyos. Hindi ibang tao. Siyempre, best friend sa inyong tabi ngayon, maganda na. Diba? Oh, dapat encourage each other para masipag sa Christian buhay. Pero, talagang center of sa inyong Christian buhay, hindi tao. Kay pastor, hindi pwede. Siyempre, pastor importante dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa mensahe. Diba? Pero, ang center ng sa aming Christian buhay dapat salita ng Diyos. Naintindihan mo ba? Mainip po, diba? Mainip. Sobrang init? Okay naman ngayon? Okay. I will give you lahat ng tao ito. Anong gusto niya? 56 peso o 56,000 peso? 56 peso lang o 56,000 peso? O 1,000 peso, di ba? O kaya pakigising po, kung gising, you can get 56,000 peso. Awit chapter 119. Awit chapter 119. Awit 119 verse 656. Awit chapter 119 verse 56. Pakiisip mo ito parang 56,000 peso. Okay? Ang bersikulo ito 56. Kaya ang isip mo 56,000 peso. Bakit? Ito ang tinamok ko, di ba? Ito ang tinamok ko sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Ito ang tinamok ko, my possession, di ba? Oh, my possession. Parang ganito na, tinamok ko. Oh? How much do you have now? 56 peso or 56,000 peso? Yeah, 56,000 peso, di ba? Ito ang tinamok ko sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. When we really focus the word of God, ang salita ng Diyos, ito na po talagang sa aming lahat ng possession, lahat ng kayamanan. Huh? Verse 60, ako'y nang mamadali at hindi naantala na sundin ang inyong mga utos. Verse 60 na, di ba? 60, kaya ang isip mo, 60 second. 1 minute, 60 second. 60 second, mabilis na, di ba? Ang bilis na, 60 second. Parang ganito po, ako'y nang mamadali. Talagang nang mamadali at hindi naantala na sundin ang inyong mga utos. Para sundin ang salita ng Diyos, talagang bilis na lang. 60 second na. Naintindihan mo ba? Hindi matagal para sundin ang salita ng Diyos. 1 hour later? Or 2 years? Or 1 year later? Hindi. Dapat ngayon, within 60 seconds. Within 60 seconds, talagang sumunod. Sundin ang inyong mga utos. Kaya ito na, 60 seconds. Verse 60. Tingnan mo sa verse 70. Verse 70. Verse 70, pakiisip mo, 70 kilogram. Sino ang sa inyong bigat sa katawan, 70 kilogram? Hmm? Sino? 70 kilogram, magaano o mabigat? Magaano o mabigat? Mabigat. Ako, malapit na 70. Huh? Tingnan mo ito,
baki 70 kilogram. Tingnan mo ito. Ang puso nila ay mataba gaya ng sebo. Ang puso nila mataba. Mataba na mataba. Ilang kilogram? 70 kilogram. Parang ganito mataba. Ngunit, ako'y matutuwa sa kautusan mo. Ang ibang tao, ang worldly people, mataba na. Di ba? Mataba. Spiritually, mayaman nila. Hindi paligtas. Hindi paligtas. Pero, ang isip nila, sa mayaman, mataba. Parang ganito, ang puso nila ay mataba. Pero, ano ba sa amin? Sa aming possession? Tinamo ko? Yes, 56,000 peso ang salita ng Diyos. Tapos, dapat mabilis ang sundin ng salita ng Diyos. 60. Kaya paki, laging focus po salita ng Diyos. Si Daniel, kahit siya na nasa Babylonia, di ba? Kahit walang ibang pari. Pero laging talagang ang kanyang decision, sumunod ng salita ng Diyos. Dahil mula bata pa nasa Judea, laging malapit ibang mga pari, di ba? Kaya laging makinig po nila sa salita ng Diyos. Parehas din po ngayon. Ang mga young adult group brother and sister, mga high school, yeah, mula bata pa, also we learn marami ng salita ng Diyos. Especially sa aming church, di ba? Already 1 year na, minsan already 5 years na. Meron pa already 10 years? Meron pa some brother and sister already 10 years na nasa church? Hmm? Siyempre, kung ikaw na naligtas 2008, already 10 years na, di ba? Mula bata pa talagang mag-aral po sa salita ng Diyos. Kaya, parang kailangan po sa parang Daniel sa inyong totoong decision para sumunod ng salita ng Diyos. Si Daniel. Ngunit, ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili. Hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng worldly things. Sa pamamagitan ng ibang-ibang mga bagay. Kaya, ngayon, kami din po, di ba? Also, we have to decide it. Even today, mula ngayon, this is a really good turning point. Gusto mo ba, kay mamaya, nasa bahay nyo, parang parehas ng pangin ng Christian buhay, katulad ng noong linggo? Gusto nyo? Hindi. Dapat ngayon, we have to decide it. Dapat decision, dapat I will stop parang ganitong maling gawa o maling kasalanan. Kaya our resolution is katulad Daniel, di ba? In his case, he decided ayaw niya sa durungisan ang kanilang sa pananampalataya. In our case, ano ang sa inyong decision today? You have to thinking that. What is your resolution is? Ano ba? Sa bawat isa-isa, pakitinanong mo sa inyong puso, what is your resolution? Halimbawa, dapat ako mananatili sa church. Kahit anumang nangyari, yes, abide in the church. Tapos, ikalawa, from today, dapat stop ang mga kasalanan. Especially sa inyong mga habitual sin. Habitual sin, ibig sabihin, araw-araw laging repeat, parang ganito. Diba? Kahit alam mo, diba? Kahit alam mo ito na mali na. Pero, laging araw-araw, repeat, ganitong habitual sin. Kailangan po also today, I will stop ganitong kasalanan. Isa pa. Kay baksan na sa inyong Christian buhay. Minsan, dahil sa mga tukso, kaya bumagsak sa inyong Christian buhay. Pero, bumabangon ulit. Bangon, bumangon ulit. I will stand up again.
나티 하이스쿨 하이스쿨 타포스 칼리지나 바카타포스 낭 세러데 영어들 투 그룹 펠로우십 예 영어들 투 그룹 펠로우십 인 광주 치르치 달래강 마간다나 listen the word of God a pastor 타포스 sharing some testimony praise the Lord and then 바발링 나사 바하이 kaya sa dumating na sa bahay ko parang 10:30 o 11 p.m. The time, syempre, dapat open the Bible, reading the Bible, pray to God. Parang ganito, di ba? Pero, in Saturday evening, wow, magandang penikula nasa TV. Kaya watching TV hanggang 12, hanggang 1 a.m., kita na sa oras. Oh, mas sobrang tagal na. Oh, watching TV. Kaya tulong na. Gising late. Diba? Oh, already late na sa church. Minsan, ayoko na gising. Bakit? Sobrang guilty na. Kahit Sabado, pagkatapos ng fellowship, nasa bahay, parang pangin na buhay na. Kaya sobrang guilty sa bahay ko, sa puso ko. Kaya ang umaga, ayoko na gising. Oh, pero, kahit meron na po ganitong medyo guilty sa inyong puso, pero, dapat decision ulit. I will stand up. I will stand up again, and I will go to church. And Satan always judges. O nga, ikaw na kagabi watching the TV na, di ba? O, ikaw na hanggang 2 a.m. Facebook na, di ba? O, laging chat na chat. O? Si Satan will always judge you. Siyempre, ikaw na. Don't go to church. Tulong mo na. Tulong. Continue. Sa skip na lang. Today's Sunday. Isang Sunday, okay na. Skip mo na. Pero that time, you have to decide it. I will stand up again. And I will go to church. Para makikinig sa salita ng Diyos. Kung ikaw lang isa, siyempre, laging baksagulit. Kaya kailangan po talagang sa papunta sa church. In my case, dati, di ba? Nasa bahay na lang watching TV. Di ba? Nasa bahay na lang watching TV. Dati, siyempre, ang cellphone, hindi smartphone. Di ba? Local phone, local. Kaya call and texting na lang. Walang YouTube, walang Facebook. Kaya kahit watching TV, sa bahay na lang, bahay. Pero ngayon, in this day, ano ba? Kaya ngayon ito retreat, di ba? Young adult group retreat ngayon, pero nandito din, watching penikula, watching movie, sa pamamagitan ng YouTube, di ba? Laging play there, game, cellphone, with cellphone game. Dati, internet cafe na lang, di ba? Internet cafe na lang sa game, computer game. Pero ngayon, kahit nandito sa retreat, pero nandito, computer game. Tama po ba? Nandito watching movie. O nga, laging Facebook. Before, the scene, yeah, the personal place, dati, sa bahay na lang, medyo secret place. Pero ngayon, ang ganitong kasalanan, pumasok na hanggang sa church. Pumasok na kahit hanggang ito, retreat. May tanong po isa. Cellphone game, kasalanan ba? Watching YouTube, kasalanan? Hindi? Ano ang isip mo? Look at the Bible. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Basahin po natin sabay-sabay.
이홀리는요 까미 낭망아 아송구밭 낭망아 문띵 아송구밭 나 수미시라 낭망아 우바산 사파깟 앙 아밍망아 우바산아이 나무물락락 나 이홀리는요 까미 낭망아 아송구밭 앙망아 문띵 아송구밭 문띵 아송구밭 아송구밭 kung malaking asong guba, alam natin po, delikado. Di ba? Oo. Pero, munting asong guba. Parang cute na. Huh? Parang cute. Huh? Kagabi, Pastor Choi, hunga, parang ganito. Di ba? Sobrang cute. Pero, kung hindi ihuli ninyo ang munting asong guba, ang itong asong guba, sinabi niya ito sapagkat ang mga ubasan ay namumulaklak na. Mamaya, asong guba sa inyong Christian buhay, magiging talagang sira po. Laging magiging ila. Dahil sa ito, munting asong guba. Ano ang munting asong guba sa inyong Christian buhay? Dapat ang isip mo kahit Facebook, cellphone, o YouTube. Parang ganitong maliit ng mga bagay, ito lang talagang munting asong gubat. If you couldn't control well, syempre dahil sa ganitong mga gadget, kaya sa inyong Christian buhay talagang magiging baksa po baksa. In retreat center, here in the retreat, young adult group retreat now, even play the game. Or watching YouTube, parang worldly movie. Walang guilty na. Diba? Hindi naiya. Bakit? Bakit po? Because you allowed, you already accept marami ng munting asong gubat. Naintindihan nyo? Look at the John chapter 5. John chapter 5, verse 14. John chapter 5, verse 14. Okay, kung open na po sa inyong Biblia, let's have the exercise first. Okay, please follow this one. 대한민국 응원체조. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. All together. Okay? 라핫. 꼭까이 꿍 이상 브라더 시스터 꿍 아야오 다파 스탠드 업. Okay? 꿍 구스톤요 sit down. All together. Okay? 기성과 함께하는 대한민국 응원체조 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 하나, 둘 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 한 번 더 이사빠 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 일곱, 여덟, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자, 시작해 볼까요? Okay, John chapter 5, verse 14.
Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay nakapuan siya ni Jesus sa templo. At sinabi sa kanya, "Tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang makasala, baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama." Ang itong versikulo also in-explain po, ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Diba? Ikaw ay gumaling na, ligtas na. Kung ganon, huwag ka nang makasala. Baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos dapat huwag makasala. Chapter 8. Chapter 8, verse 11. Chapter 8, verse 11. Chapter 8, verse 11. At sinabi niya, walang sinuman. Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka ng makasala. Mula ngayon huwag ka ng makasala. Kahit hanggang kahapon, medyo masamang Christian buhay na. Hanggang noong linggo, talagang bangin na Christian buhay. Marami ng kasalanan sa inyong araw-araw. Pero ngayon, ang importante po, importante, ang kalooban ng Diyos, di ba? Mula ngayon, huwag ka nang makasala. Kaya importante po, yes, today, we have to decide it. From this young adult group retreat, sa bawat isa-isa, we have to decide it. Tungkol sa inyong medyo guilty, tungkol sa inyong talagang sa medyo masamang gawa o habitual sin, araw-araw ng habitual sin. Dapat kailangan po decision. Minsan, meron na po sa some brother and sister, ayaw nila parang ganitong decision. Ang panahon ng mga hukom, sa isang hukom, si Barak, tapos sa Deborah. Ang itong oras po, may isang malaking gera. May isang malaking gera mula sa tungkol sa ibang mga sa bayan. Pero, that time, kahit Ipta, tapos sa Deborah, tapos sa Zebulon o Naphtali, sila na po talagang sa join ganitong gera para sa Israelita, para sa Panginoon Diyos. Pero si Reuben, o Gilead, Dan, Asher, ayaw nila join ganitong mga gera. Tingnan mo sa Hukom chapter 5. Let's open the Bible. Hukom chapter 5. Verse 15. Hukom chapter 5, verse 15. Verse 15. Ang mga pinuno sa Isagar ay dumating sa kasama ni Deborah. At ang Isagar ay tapad ay bara. Ang libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Zagit na ng mga angkan ni Reuben. Nakaroon ng lubusang pagsasaliksing ng puso. Verse 16, bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig pa ng mga pagtawag sa mga kawan sa gitna ng mga angkan ng Reuben na karoon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Verse 17, ang Gilead ay nanatili sa kabila sa ng Jordan at ang Dan, bakit siya ay nanatili sa mga barko at Asher ay nanatili sa mga baybayin ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Ang itong versikulo, verse 15 sa huli, nakaroon ng lubusang pagsasaliksing ng puso. 16, bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa? Si Reuben,
Meron na po talagang sa lubusang pagsasaliksik ng puso. Papunta sa gera o bahay na lang. Meron na po ganitong medyo sa hesitate ang kanilang sa puso. Kaya lubusang pagsasaliksik ng puso. Pero kung tinan nyo ito, verse 18, ang Zebulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang bahay na sa kamatayan. Gayun din ng Neftali sa matatas na dako ng kaparangan. Si Zebulon, Neftali, ang ganitong mga sa dalawang tribes, kahit itong sinabi niya sa nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan. Ibig sabihin, kahit talagang delikado, kahit mamamatay, pero siya na po talagang he decided I will join ganitong mga gera. Parehas po, we need to decide it ngayon tungkol sa inyong mga maling gawa. Verse 23, basahin po natin sabay-sabay. Sumpain ni Meroz, sabi ng anghel ng Panginoon, sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon, sapagkat sila'y hindi dumating upang tumulong sa Panginoon, laban sa kapangyarihan. Sumpain si Meroz. Tungkol sa ito, Meroz, ang people, sinabi ng Diyos, sumpain. Bakit? Meron na po ito kanina, di ba, Ruben o Asher, Dan, sila din. Ayaw nila sa join ng ganitong gera. Pero tungkol sa ito, Meroz, ano ba? Sumpain. Bakit? Ang sa lugar ng Meroz, talagang malapit na po sa gera ito. Oh? Pero ayaw nila tumulong ito. Parehas po. Ngayon, sa aming young adult group brother and sister, we are here in the retreat. We are gathering here. We listen the word of God. God already touched in our heart. Diba? Pero kung ganon, dapat we have to decide it para sa Diyos. We have to decide it tungkol sa inyong masamang gawa o masamang kasalanan. Pero kung ayaw mo sa inyong decision, kung gano'n, parehas na po ito. Sumpain si Meroz. Kaya kailangan po talagang decision, katulad si Daniel. Kaya siya din 16 years na, pero he decided para sa Diyos. Look at the Daniel chapter 1, ulit. Verse 4 and 5. Mga kabataan, walang kapintasan. Verse 4, mga kabataan, walang kapintasan, makikisik at biyasa sa lahat ng sangay ng karunungan. May taglay na kaalaman at pangunawa. Ang may kakayahan maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain ng kinakain at alang na iniinom ng hari. Let's thinking about this one. Ang pinatikan at wika ng mga Kaldeo. May dalawang utos mula sa hari. Dapat mag-aaral ng pinatikan at wika ng mga Kaldeo. Tapos ikalawa, kumain ng mga kapakain o sa alang mula sa Diyos, Diyosan. Pero si Daniel, ang kanyang decision, una, ayaw niya kumakain ng sa pagkain ng Diyos, Diyosan. Para sa kanyang Christian buhay.
para sa kanyang pananampalataya, kaya he decided eh. Hindi pwede ito. Hindi pwede. Pero, paano naman ito? Ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Ibig sabihin po, mga wika ng Kaldeo, tapos mga culture sa Babylonia. Dahil sila na po sa alipin, di ba? Bilang alipin. Pero mamaya, dapat kailangan po sa paglingkod ng mga hari. Kaya, three years kailangan po sa training. Pero itong training, hindi lamang sa pagkain, kundi mas importante ito, ano ba? Mga wika o mga culture ng Babylonia. Kaya, si Daniel tapos sa Hananiah, Misael, Azarias, sila na po talagang mag-aaral ng maputi ang ganitong mga sa wika o mga culture. Minsan, nakita ko na po sa mga brother or sisters, yung adult group, laging nasa church. Minsan, it's good. Laging nasa church. Nananatili sa church. Pero hindi lamang nananatili sa church. Parang nanirahan sa church. They live in the church. Okay naman, it's good. Diba? Okay naman. Pero, ayaw nila trabaho. Ayaw nila mag-aaral. Kaya, nasa church lang. Kung ganon, syempre, we have to think again. Diba? Ang kalooban ng Diyos, dapat masipag mag-aaral, masipag trabaho, tapos nananatili sa church. Hindi lamang laging nasa church. Kailangan po talagang balance. Naintindihan nyo? Kailangan po talagang balance. Nasa church na lang, laging nasa church. Kung ganon, ito din hindi tamang balance. Diba? O laging nasa sa mundong ito na lang, laging trabaho, laging sa school na lang. Tapos, isang buwan, hindi napapunta sa church. Ito din, hindi tamang balance. Alam natin po, si Daniel, tapos Hananiah, Misael, Azarias, pagkatapos ng 3 years sa training, ang hari ng Nebuchadnezzar, he testing ganitong lahat ng mga tao. Pero mula itong marami ng tao, si Daniel, Hananiah, Misael, Azarias, ito 4 ng tao na lang talagang, he realized that ang itong 4 na talagang pinakamarunong bata. Look at the Daniel, chapter 1, verse 18. Daniel chapter 1 verse 18. Sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila, ipinasok sila ng pinuno ng mga yunuko sa haram ni Nebuchadnezzar. At ang hari ay nakipag-usap sa kanila. At sa kanilang lahat ay walang natakuan gaya nina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya sila'y inilagay sa bulwagan ng hari. Tingnan mo, Daniel, Hananias, Misael, Azarias, ang itong apan ng parang Kristiyano, ang una, spiritually, dahil sa kanyang pananampalataya, decided that dapat hindi pwede ito. Diba? Tungkol sa kasalanan, sinabi niya, hindi pwede. Kaya 3 years, ano ang kanilang pagkain? Sa halim ng masarap ng karne? Ano ang kanilang pagkain? Gulay. Tapos, tubig. Gulay at tubig na lang. 3 years. Naintindihan mo ba? Madali? Masarap? Vegetarian ka?
Minsan, when I thinking about sa gulay tapos sa tubig, ang isip ko po, ang sa aming Christian buhay, di ba? Minsan ang isip natin, minsan ang mga ibang bagong membro, bakit sa aming church marami ng bawal? Oh? Kagabi, today, sinabi ng mga pastors, bawal boyfriend, bawal girlfriend. Bakit marami ng bawal? Oh? Para ang isip nila, marami ng bawal. Huh? Pero anyway, pagkatapos ng ligtas, ang tunay ng Christian buhay po, minsan, when we compare unbeliever, when we compare unbeliever, unbeliever, talagang masarap ng kanilang buhay, di ba? They enjoy. Pero bilang Christiano, kailangan po talagang marami ng ingat, mag-ingat, di ba? Kailangan po talaga. Parang si Daniel, ang kanyang tatlong kaibigan. O, gulay, tapos tubig na lang, 3 years. Pero tingnan mo ang mga ito resulta, di ba? Verse 19, at ang hari ay nakipag-usap sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang natapuan, gaya nina Daniel, Hananias, Misael, Azarias. Ibig sabihin, ang itong tatlong apan ng Kristiyano, kay sa harapan ng hari, di ba? Ang isip nilang hari, wow, ang itong apan ng bata na, talagang pinaka marunong na. Ibig sabihin, during 3 years, they really study well. Wika ng Galdeo, di ba? Ang culture ng Babylonia, they really study well. Ibig sabihin, ang mag-aaral ng ang ganitong mga bagay, bawal o hindi? Halimbawa, kanila, di ba? Pagkatapos ng ligtas, dapat Bible na lang, Bible. Laging focus ng Biblia na lang. Mula ngayon, hindi kailangan po mag-aaral ng school. Dapat Biblia na lang. Bible seminar na lang, lagi. Maganda na po sa ganitong passion. Talagang ganitong may sigasig, maganda na. Pero minsan, may excuse na lang, excuse. Dahil sa ayaw niya, English study. Ayaw niya, math. Ayaw niya, science. Ayaw niya, English. Kaya, they make the excuse. Biblia na lang, Biblia. Ang ito din, hindi tama. Ang kalooban ng Diyos, dapat kailangan po talagang balance. Di ba? Look at the 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verse 20. 2 Timothy chapter 2, verse 20. Pasahin po natin sabay-sabay. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwat. At ang iba ay sa natatanging pagkagamitan ng at ang iba ay para sa karaniwan. Malaking bahay. Sa isang malaking bahay. Biblically ito, sa bahay ng Diyos. Church na po, church, di ba? Bahay ng Diyos, church. Siyempre sa inyong sariling church, kung sa isang church na lang, parang maliit na maliit. Pero when we gathering together ito, kay young adult group na lang, 500 na, 500. Kaya, malaking bahay, di ba? Bahay ng Diyos. Nasa bahay ng Diyos, hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. May kasangkapang, pero ibang-ibang material. Mula bata pa ako, when I meditate itong versikulo, parang ang isip ko po, ako na, walang magandang background. Ako, hindi marunong.
hindi magaling English, hindi magaling sa mess. Kaya parang ako na, siyempre, kahoy o luwad na. Those who graduate UP, Ateneo, parang nga, ginto o pila. Kung may magandang family background, parang ginto o pila, parang ganito. Kung walang magandang background, parang pila, hindi, parang kahoy o luwad na lang. Pero importante, kung talagang malinis. Verse 21, kung nilininis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito. Importante po talagang malinis. Kahit walang magandang background, di ba? Minsan, hindi pa graduate high school. Dahil ayaw niya mag-aral na kahit high school. Walang magandang background. Pero, importante po. Kahit luwad na, kahit kahoy na, pero kung malinis. Kung malinis, yes, God will use all our brother and sister. Ang itong versikulo, yes, ginto, pila, kahoy, luwad. When you look at the Matthew chapter 25, meron na po sa isang talingaga tungkol sa talento. Ang isang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang mga alagad, talento. Ayon po sa kanyang talento, yeah, 5 talento, 2 talento, 1 talento. Ibang-ibang mga talent, di ba? Kahit tingnan niyo sa isang tao, marunong niya. Halimbawa, Vice Ganda. Anong school graduate na ba siya? UP. Diba? Vice Ganda graduate UP ba? FEU. Hindi UP. Someone told me UP. Pero mali na. Okay. FEU. Tapos, siya na po marami ng talento. Diba? Marami na. In the Philippines? Yes. Buong Filipino. Alam niya. Alam po. Si Vice Ganda. Diba? Marami ng talento. Kahit hindi pa ligtas, siya din tumanggap po sa marami ng talento. Pero, ang ganitong mga talento, he doesn't use para sa Diyos. Ito po talagang problema. Diba? Kahit dito mga brother and sister, kahit isang talento lang, meron na po isang talento. Kanina isang pastor sinabi niya, Pastor, when our choir member, they practice, dapat magiging isang boses lang, isang boses. Pero, habang ako na nakinig, meron na 5 boses na. 5 ibang-ibang tune. Dapat isang tune na lang, isang tune. Pero, kung 5 tune na ibang-ibang maling tune, parang ganito. Ibig sabihin, yes, ngayon, parang walang talento para singing. Siyempre, magaling singing para, ano ba, pop song, para Tagalog song, medyo magaling. Pero in the church hymnal song, bilang choir, parang talagang mahirap na, di ba? Kaya lang po sa training. Pero 1 year later, 2 year later, continues sa training para choir member. Kaya ngayon walang talento para singing. Pero later, yes, God will give you talento. Kahit parang isang malaking bahay, nasa isang malaking bahay, parang luwak o kahoy na. Hindi ginto, hindi pila. Pero when we stay in the church, and then kung talagang sa mabubuhay para sa Diyos, kung masipag buhay, yes, God will use all our brother and sister. Kaya si Daniel, tapos ang kanyang 3 kaibigan, talagang masipag kahit sa wika ng mga Kaldeo, mga culture ng Babylonia.
Naintindihan mo ba? Ibig sabihin po, ito mga high school o college brother and sister, dapat talagang masipag sa inyong mag-aaral sa school. Dapat masipag po. Pastor, sa aming school, mahirap po. Huh? Talagang may marami ng smart mga bata. Siyempre, kung ikaw na, your class ng UP, when you join the UP, ang UP na sobrang matalinong mga tao, di ba? Kaya siyempre, you cannot become top 1, top 2. Laging huli na, di ba? Pero actually, yes, one brother, mag-aaral sa perpetual. Perpetual. Kung gaano nasa perpetual, medyo pare-parehas ng level. Tama ba? Hindi UP student. Di ba? Ang UP student, hindi nasa perpetual. Kung meron na ganitong tao, siyempre, mahirap. Pero nasa perpetual, medyo pare-parehas ng level. Kaya, when you really study well, nasa inyong grupo, in the perpetual, you can become top 1, top 2. Naintindihan mo ba? Do not excuse, actually. When you are, kung ikaw na mag-aaral ng UP, yes, you can give me the excuse. Pero, medyo same level in your school. Kung ganon, pwede na po talaga. Kaya kailangan po, mag-aaral, maputi. Kung ganon, God will also use you para sa future. Look at Gawa chapter 7. Gawa chapter 7. Verse 22. Verse 22. Tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ang mga Egyptyo. Siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. The great leader in Israel, si Moses. Siya na po, yes. Yeah, we know that the 40 years siya na po isang pastor na sa ilang, Midianita. Kaya laging makalaga sa tupa. Pero, before, when he become the 40 years old, siya na po parang ito na. Tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Egyptyo. Siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Naintindihan mo ba? Ibig sabihin po, when we study kahit ang mga school, God will use kahit ganitong mga kaalaman. Para sa Diyos. Hindi para sa inyong sarili. God will use that. Kahit math, English, even Filipino class, yes, God will use that. Acts chapter 22, verse 3. 22. Acts chapter 22, verse 3. Verse 22 and 23. Ito po sa sinabi ni Pablo, ako isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Ngunit, pinaglaki sa lungsod na ito sa paana ni Gamaliel at tinuruan alinsuno sa kapigatian ng kautusan ng aking mga ninuno na masigasig para sa Diyos na tulad ninyo lahat ngayon. Kung tinan nyo ito sa gitna, sa paana ni Gamaliel. Sa paana ni Gamaliel. Paana ni Gamaliel, ibig sabihin ito na po parang ngayon, UP na UP. UPO Ateneo. Apostle Pablo, bago siyang naligtas, kaya siya din nag-aaral ito, paana ni Gamaliel. Naintindihan mo ba? Kaya siya na po bago nang ligtas, ganitong sa mag-aaral. Pero later,
pride ang isip niya. Only ang kalaman ng Yesu Kristo. Ito na talagang mahalaga. Ang isip niya, kahit ati siya na po, oh, he graduated UP. Pero, nasa kanyang puso, talagang pinaka-importante, kalaman tungkol sa Yesu Kristo. Tama na ito. Ang isip niya, ang dating sa kalaman lahat, parang tae na tae. Huh? Pero, also God news ang kalaman ni Pablo. That's why the Pablo also he wrote 14 books in the Bible. Ibig sabihin po, mga high school to, kahit mga college student, even mga already working in the office, kailangan po also study, focus the study sa inyong mga sa school. Para sa Diyos. Hindi para sa inyong sarili. Tapos, those who are working already, kung may trabaho ngayon ito, kailangan po in your working place also, bilang Kristiyano, kailangan po talagang sa inyong decision. Minsan, syempre may ibang-ibang mga trabaho, di ba? Ibang-ibang mga trabaho, pero do not choose laging always the good works. In Korea, syempre, ang mga estudante, graduate na as the school, very good college, very good university. Pero, walang trabaho. Bakit? Ang gusto niya, office work na lang, office work. Ayaw nila sa physical working. Kaya in the Korea, marami ng people walang trabaho. Even here in the Philippines also, yes. Huwa kayong sa choose, sobrang choosy tungkol sa trabaho. Minsan, yes, we can call that 3D job. 3D job. What's the 3D job? D. A, B, C, D. D. 3D job. What's that? First, dirty, dangerous. What's the isa? Dirty, dangerous, difficult. Yes, thank you. Minsan, laging gusto nila, yes, office works, very easy work. Pero, yeah, as a born again Christian also, ayon po sa sign yung mga kakayahan, yes, you can choose the job. Pero, huwag kayong sobrang sa choosy tungkol sa mga trabaho. And also, before I saw one brother or sister who are working in call center. Working in call center. What about the call center? Is it good job bilang Kristiyano? Bawal? Bawal ba call center? Huh? Okay naman call center, so working in the call center is okay. Pero, halimbawa, 1 month, 2 months, always Sunday, my working shift. Sunday. 1 month, 2 months. Kaya hindi na papunta sa church. 1 month, 2 months. Kung gano'n, yeah, you have to change your job. Because, yeah, you couldn't listen the word of God. Pero, usually the call center, syempre, parang once a month, or twice a month, parang isang linggo, dalawang linggo, yeah, Sunday, my working time. Diba? Pero Saturday or Wednesday, you can come to church. Diba? Kung gano'n, yeah, you can working there. It's okay naman. But sometimes also I saw that kahit Sunday, walang trabaho. Pero, ang mga ibang mga workers, they make the plan. Oh, next Sunday, let's go to Boracay. Okay, sige na, sige. Oh, next Sunday,
Let's go to Batangas. Beach라 beach. 가이드 완랑 빠속 선데이. Pero ang kanilang ibang mga worker, they make the plan. Kaya bilang born again Christian, also sometimes he followed that. Kaya kahit walang pasok sa trabaho, pero walang pasok sa church din. Nasaan siya? Batangas, Boracay. Ibig sabihin po, kahit medyo mahiram ng trabaho, but yes, as a born again Christian, we can come to church para listen the word of God. But sometimes, yes, you compromise sa ibang mga tao. Kahit walang pasok sa trabaho, but just enjoy na lang. Papunta sa ibang-ibang mga lugar, parang ganito po. That time, kahit sa inyong mga ibang worker, they suggest to you, but that time, pasensya na po, I need to go to church on Sunday. You have to say that. 민산, in the company, 민산 meron na po sa team building ba? We call that team building? Kaya parang, eating time. So, some restaurant. And then the manager, okay, cheer together! 안ong gagawin nyo? May masarap na wine. Kaya cheer! You know? Minsan the manager, di ba? He give that. Okay, halika na ito. Isang wine na lang. Isa, lahat. All together, dapat, inom na lahat, together. Anong gagawin nyo? Para team building, dapat inom na, inom ka sa alak? Si Daniel, ang kanyang tatlong kaibigan, ang alak ito mula sa hari na. Di ba? Ang alak ito mula sa hari, hindi manager. Diba? Pero si Daniel, he said that, no. You have to work very diligently in the company. Very diligent. You should work very diligent. But, about our Christian life, tungkol sa inyong pananampalataya, yes, sometimes you have to say no. Pero minsan, some brother and sister also, ang isip nila, ang itong trabaho sobrang mahirap. Tapos, gusto niya laging papunta sa church. Kaya easily he stopped working. Kaya pwede na, even 6 months can working. Or even 1 year. Pero ang isip niya, itong trabaho mahirap na papunta sa church. Kaya, after 1 month, suddenly, stop. After 2 months, suddenly stop. Sinabi niya sa akin, Pastor, gusto ko na papunta sa church. Alam ko na po ang kanyang sa puso, but as also born again Christian, when you working in the company, try nyo, kahit 6 months or 1 year continue. Sometimes, once a month, because of working schedule, you cannot come to church. But, do not stop your working. There is no perfect job. There is no talagang good job para sa lahat ng tao. In Korea, in the Korea ngayon, in the Philippines also, meron na po, diba, sa may garbage truck, diba? May garbage truck. Tapos, ang mga tao working there, garbage truck. Kaya they collecting garbage. In Korea, that is also belong to city hall. That's why their job is the permanent job. Talagang permanent job. Kaya in Korea, many people, they want to working, kahit garbage collecting. But what about in the Philippines? Parang ganitong trabaho? Ayaw nila. Diba? Ayaw nila ganitong dirty job. But anyway, as a born again Christian, yes,
Do not easily stop your working. 꼭 달라간 one month, you cannot come to church. Or two months, you cannot come to church. 공간은, yes, please counseling with the pastor. And then, after counseling, yes, you can consider about the job. Already almost time for the next schedule. Look at Daniel chapter 12, verse 2 and 3. Daniel chapter 12, verse 2 and 3. Marami sa mga natutulog sa alabog ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan. At ang iba'y tungo sa kahihiyan asa walang hanggan paghama. Verse 3. Ang mga pantas ay manininig ng tulad ng kanininigan ng langit. At ang mga magpabaling ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailaman. Si Daniel, actually when you look at the Matthew chapter 1, mula sa eastern country, there is the wise man came to Jerusalem para makikita baby Jesus Cristo. They asked to Hari, sa Jerusalem, where is the Lord? Where is the Lord? We want to worship him. Especially the wise men from the eastern country. How they know that? The Jesus Christ will be born in Bethlehem. 안 있습니다, 예루살렘. 바로 Bethlehem 나. How they noticed that? Because of the Daniel. Because of the Daniel, he wrote the Aklan ng Daniel. The Aklan ng Daniel, chapter 9, in explain for Jesus will born in Jerusalem. They tried the wise men also. They came to Jerusalem para makikita, para worship Jesus Christ. That is also really same. Because of the all our brothers and sisters here, yes, the many Filipino, they can meet Jesus Christ. Kaya, today, the Daniel, actually he decided. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng mga bagay ito. Daniel, he decided talaga. Even today our retreat, yes, only today. Sayang, dapat hanggang bukas. Diba? Kaya today, sa pamamagitan ito, tatlong session, Joseph, David, and Daniel. That's why, so, yeah, ibang-ibang mga decision sa lahat ng mga brother and sister ito. Some brother and sister, tungkol sa mga tukso ng babae, tukso ng lalaki, o tukso ng mga gadget, tukso ng computer game. Kaya, we have to decide it. Huh? Tungkol sa inyong ganitong mga tukso. Tapos, also we have to more focus to study sa inyong school. Kahit focus ng trabaho. I didn't consider about the also study the Word of God because the kulang oras. Yeah. We have to really also focus the Word of God. Huh? Para mag-aaral. Kaya kailangan po sa magpabasa ng Biblia o memorize. There is a sermon already finished in this year cover to cover the Bible. Hmm? O wala? Huh? Walang sinumang hindi patapos sa cover to cover the Bible? Mula Genesis hanggang Revelation? Tapos na! Wow, thank you. Huh? Pero, yes, kailangan po isa pa. Huh? Try nyo, isa pa. Huh? Yeah, once, twice, three times. Yes, we have to read the Bible.
Kung gano'n, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, also God will give us marami ng karunungan para sa kaluwalhatian ng Amang Diyos. Okay, hanggang ito na lang po. Let's pray together. Father God, thank you so much sa pamamagitan ng sa inyong dakilang pag-ibig, kami ay po naligtas. Tapos sa pamamagitan ng sa inyong biyaya, kami ay po nakatipon-tipon ito para ito sa Young Adult Group Retreat. Thank you so much, Diyos, sa ganitong magandang chance para sa atin. God, please open our heart more and more. And please give us your wisdom and also your grace for us. We really want to live only for your glory. There is some more schedule for our young adult group retreat. And so God, please teach us and more help for us today. And also when we go back, until we will go back to our church, God, please guide us and also protect all our the journey. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen.